Kabilingan akong kumangon, nagbahin ng pawis at tumungo sa bintana. Abay, sipin ko pala na sinusod ka ng mga bata. May karga-karga kung ano at pasayo-sayo niyong naglalakad. Gula-gula niyo ang kanyang damit na ilang ulit ng tinapyan. At ang isang bahay, may medyo sa barangay, itim o puti. Hindi ko matiyak dahil pulayo-layo na rin ang kanyang kilaro o kuonan. Sa kabilang pinti, may nakatalim po lang kami. At ang ulo ay may nakapagod na kalarang na kumiigin ng tuwing tinatamaan ang araw. Hoy, pintaw! Sigaw ng isang bata na kasadong aapong tuhod at may itinatawing-tawing na dugang. Kumanta ka nga ng Black is Black. Sige na, pintaw! Udyok pa ng ibang mga bata. Ako? Ayoko nga. Nahihiya ako. Pakiyeding sagot ng babae, sabay subo sa daliri. Kung ayaw mo, aagawin namin ang anak mo. Umambang sagot na baba, umambang sagot ng pinakamalaki sa lahat, na mahaba ang buhok at nakakorto lamang. Umatras ang babae at hinigpitin pa ang yakap sa kanya. Maya-maya, nagsigawan ang mga bata habang pinaiikutan si Pinkaw. Sige, agawin natin ang kanyang anak. Kukunin namin anak ni Pinka. Wala ang anak, si Pinka. Bakit? Ba't niyo kukunin yung anak ko? Maya-maya, nakita kong sumalampak si Pinka. At nagtatadyak sa lupa na umiiyak. Huwag niyo naman kukunin ang aking anak. Isusumbo ko kayo sa bayan. Kaya't sinigawan ko sila upang takutin. Hoy mga bata! Kayong mga bata, mga salbahe kayo ha! Tigilan nyo nga ang panunukso sa kanya! Marahil, natakot ang mga bata, kaya't isa-isang nagsialisan. Tara na, natatakot ako dito! Nang wala na ang mga bata, tumingala sa akin si Pinkaw at nagsabi, Mayor, Mayor, kukunin nila ang aking anak. Mayor, ayoko, Mayor, mahal ko ang aking anak. Hindi ko napigilan ang pag-ngiti. May koronel, may sergeant at may sinanuro siyang tawag sa akin. At ngayon na may mayor. O sige, huwag kang umiyak. Hindi na nila kukunin iyan. Nginitian niya ako. Inihele ang kargang nakabalot sa basahan. At nahulog ang basahang nakabalot doon. At nakita ko, lata ng palayo ng biskuit. Dali-dali niyang pinulot at muling ibinalot sa lata. Hele! Hele! Tulog! Una! Wala rito ang iyong nanay. Ang kanyang kantang ipinaghihebet habang patiyad-tiyad na sumasayaw. Natigilan ako. Lumala ang pagkulungan ni Pinkaw. Nakakaawa naman. At naalala ko ang Pinkaw na dating kapitbahay namin sa Tambakan. Nung hindi pa yun nababaliw, paghahalakay ng basura ang kanyang hanap buhay. Nandito sa amin ng syudad ang Tambakan ng basura. Dito siya nakakuha ng makakain, magagamit at may pagbibili. Bili na kayo, mga suki! Dati-dati, madalas siyang kumanta. Hindi kagandahan ang pagtagalili ng pagkanta niya. Habang tumutulak sa karitong may tatlong kulong pababasa, lubak-lubak at maputik na lansangan habang sinusundan siya ng mga aso. At kumakahon. Isa lang ang mapupunas mo sa kanya. Palagi siyang kumakahon.
nalogod. Ngunit, may kung anong kapangyarihang pumabalani sa inyong pandinig. Marahil ito sa malungkot na tono ng kanyang awit. O marahil naman sa pagtataka nyo kung bakit gano'n na lamang siya kasaya sa gayong nagkaharapan lamang siya ng basura. Kadalasan, oras na ng panangalian kung siya ay umuwi mula sa tambakan. Ang karito'y niya ay puto ng karton, bote, papel, sirang sapatos at sabang saburi na nakasumpit sa gilid ng kariton. Makikita mo din doon ang kanyang panangalian, mga tiraderong sardinas, kaldelote o kaya pork and beans na pagisalan kadalasang may kagat na. Kung si Swerte ay may buto ng fried chicken na may nakadikit na laman. Sa kanyang payat na katawan, masasabing tunay nga na mabigat ang kanyang itinutulak. Ngunit, ika'y magugulat dahil tila nagagaanan siya at kumakanta pa ng putimang bisaya. La 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 la. Pagdating niya sa harap ng kanyang barong-barong, ay agad nang tatawagin ang kanyang mga anak. Poray! Basin! Takoy! Nandito na ako! At ang mga ito ay agad-agad na magtatakbuhan na kasalubong sa kanya at hindi magkaranigan sa pagtatanong kung may uwi ba itong jeans na stretchable? Ano ang panangalian? Nakabili ko ba ito ng beach sukoy? Nay! Nay! Anong ulam? Nay! May jeans ka ba dyan? Nay! Nakabili ka ba ng beach sukoy? Dalawang taon ko na siyang kapitbahay. Ngunit hindi ko man lang napatid ang tunay niyang pangalan. Tingkaw ang tawag ng lahat sa kanya. Ayon sa kanya, baluno na raw siya. Namatay ang kanyang asawa sa sakit na epilepsy habang pinagdadala niya ang bunsong anak. Subalit, isumpataw ni Pisyong Sigaro sa paborito niyang santo na kailanman hindi nagkinasal si Pinkaw. Iba-iba raw ang ama ng tatlong kanyang anak. Ang panganay na si Poray, tila mataas sa gulang ng 13 taon at napakapayat. Kung makikita mo itong naksuot ng stretchable, agad na agad mong maalala ang panakuwag sa maisan. Si Basin ang pangalawa. Sungina ngunit, napakahilig pa rin pumangas sa tubo. Gayong umaagos lamang katas nito sa kanyang labing. Ang bunso, marami 3 taon gulang pa lamang, ay mabuti at gwapong-gwapo. Pagkatapos man ng halian, ay aalisin na niya ang laman ng kariton. Ang alata, bote, kariton, kapulong ang kanyang mga anak. At ang sumiyan siyang may pinakamalakas na tinig. Pagkatapos, itutulak na nila ito patungo sa itsik na tagabili. Mahal na mahal ni Pinkaw ang kanyang mga anak. Sa tambakan, karaniwang makikita ko na ang mga inay sinasakta nila ang kanyang mga anak. Ngunit, hindi mo man lang makikita si Pinkaw na aambaan ang kanyang mga anak. Ang mga bata, nasabing minsan, nakita niya itong sinaktan ng kanyang ina nang nahuling nakatingin sa malaslaswang ng larawan. Hindi dapat sinasaktan. Sapat na ang pagsabihan sila ng maayos. Iba ang batang sumusunod sa magulang, sa paggalang at sa pagmamahal. Ang bata, kung saktan mo, susunod man sila sa inyo, ay magkikimkim ng sama ng loob at magre-rebelde. Sa tambakan, kung saan ang buhay ay tunggalian at ang mga tao ay handang tumapak sa kapwa-tao upang mabuhay, kakaiba ang katangian ni Pinkaw. Lubas siyang matulungin, lalo na sa katulad niya naghahalukay lamang ng basura. Tumutulong siya sa pagtutulak ng kariton, ng mga
tatak. Oh, hindi ko na kaya itong karitong ko. Ang bigat. Oh. Aray. Nay, laban na po dyan. Tutulungan ko na po kayo. At yun, tinulungan nga siya ni Pintaw. Sinasabi rin na tuwing Linggo, hindi bumababasa 20 centimos ang pinapamahagi niya sa pulubit. Batid ng lahat ng ito sa kanila. Marahil minsan, nagkasakit ng Ertor ang suming anak ni Pintaw. Lumapit siya sa suting inchik at nagbakawang pautangin siya. Suking inchik, pautangin mo naman ako. May sakit kasi ang aking anak. Ngunit, papayag naman daw ang inchik sa isang kondisyon. Walang may alam kung anong kondisyon niyon. Dahil wala naman talaga ang nakasaksi sa pag-uusap ng dalawa. Sumunod na ang pangyayari at pagkabasak daw ng awaling inihambalos ni Pintaw sa ulo ng inchik. Ay, naku. Pagkatapos, hindi na dala ni Pintaw ang kanyang anak sa ospital. Naglaga na lang naman siya ng dahon ng bayabas at ipinainom sa kanyang anak. Ayun lamang ang nagpagaling sa bata. Tutay ng may awa ang Diyos dahil kung nais niyang mamatay ang aming anak, edi sana'y namatay na. Ngunit nais niyang mabuhay ito, kaya't nabuhay pa kahit hindi pinapadoktor. Ang sabi ni Pintaw, bago pa paman gumaling ang kanyang anak. Sa tindahan kung saan nag-uusap ang mga nagtitipon sa bigayan ng relief, bigas at iba pang ipinapamahagi ng ahensya ng pamahalaan na mangangalaga sa mga mahihirap. Nagkataon, nararoon si Pintaw. Bakit ko naman iaasa sa pamahalaan ang aking pamumuhay? Masigla at malusog pa naman ako sa pagtutulak ng kariton upang maging palamunin. Ang hirap sa ating pamahalaan, kung sino pang nangangailangan ay siya hindi binibigyan ng tulong, di ba? At kung sino pa ang siya may kaya naman upang mabuhay, ay siya pang nagkakabal ng tulong. Kalokohan? Ayan si Pintaw. Tanggap niya ng kanyang buhay. Kung ano siya ngayon, sabi ng isang kapitbahay nila. Sumunod ang pangyayari. Wala ako sa amin dahil nasa bahay ako ng kapatid kong may sakit. Isinalaysay na lamang sa akin ng aking kapitbahay sa aking pag-uwi. At nakaramdam ako ng matinding galit sa kanya. Pagkatapos pa lamang ang halian na mag-anak, bigla na lamang sumakit ang tiyan ng mga anak niya. Marahil ito sa panis na sardinas o kaya naman sa ano pang pagkain ang naging sanhi nito. Natuluro si Pintaw! Hindi na alam kung ano ang gagawin niya. Tinulak ang kariton! At humingi siya ng tulong sa kanyang kapitbahay. Tulong! Tulong! Nasa bangali ba ang aking mga anak? Kung ano pagkain ang napakain ko sa kanila? Ngunit, wala man lang tumulong sa kanya. Ang sa tanging tulong na sinasabi sa kanya ay, dalhin daw ang kanyang mga anak sa ospital. Ay, naku. Mapiliro na naman si Pintaw at nagpunta sa malapit na doktor. Ngunit wala daw ang doktor doon dahil naglalaro daw ito ng golf ayon sa katulong. Kaya nalilitong tibulak na naman ni Pintaw ang kanyang kariton. Pumunta siya sa isa pang doktor. Ngunit matagal siyang nakatimbre sa labas ng kanyang bahay at wala daw doon. May pasilip-silip lamang kung hindi siya nilalabasan. Nahuhugot si Pintaw dahil sa kapalaran, napakatakot na kapalaran
magtungo siya sa bayan upang sumakay. May pinapasya, ngunit wala man lang umihinto sa sasakyan. Para po, yung anak ko! Maya-maya, napansin na hindi na kumigilis ang kanyang anak. Pagalgol niya ang itunuloy ang pagtutulak sa kariton. Anak ko, bakit po ko iniwan? Ito na kayang wala ka! Tagot na tagot si Pintay sa pagtutulak ng kariton. At nang makarating siya sa ospital, nagpapasahan ang mga nurse at doktor kung sino ang uhanahin. Napabigyan na ng gamot ang bata. Kinagabihan, namatay ang pangalawang anak na si Basing. At sa susunod na araw, ay namatay rin naman ang bunsong anak na si Coral. Nakarinig na naman ako ng ingay sa aking bintana. Kaya't ako'y tumungaw. Si Pinkaw na naman pala na sinusot na ng mga pilyong bata.